Noong mga panahon na wala pang internet, comics ang pampalipas oras. Anim na taon pa lang ay mahilig na si Dennis magbasa ng comics. Yung tatay ko, siya yung nagturo sa amin na magbasa sa pamamagitan ng comics. At nung araw kasi, mura lang naman ang comics at mabibili mo to ng direkta sa mga sari-sari store. Mga 1970s, panahon pa ng martial law kasi wala pang masyadong ibang pinagkakaabalahan ng mga kabataan. Parang mas kinagiliwan namin yung mga simpleng comics lang na binabasa tuwing tanghaling tapat o kaya tuwing matutulog. Piso ang bawat comics. Pero pwede itong rentahan, 20 sentimos sa loob ng 3 oras. Marami yan unong araw sa mga pahina ng comics. Kaya kahit na gumagastos ako ng mga 20 sentimos kada isang comics nung araw, masaya pa din ako kasi yun yung paraan ng paglilibang namin. 1982 nang magsimulang mangolekta ng comics si Dennis. Ang gaganda ng mga kwento. Pinakapaborito ko dito na serye ay makikita dito sa volume 3. Ito yung mga kwento ni Lola Basyang. 7 taon ng English professor si Dennis sa Far Eastern University. Sa ngayon ay aabot sa 10,000 comics ang koleksyon niya. Itong pinakamahal na comics na binili ko, nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Binili ko to mismo doon sa asawa ni Ginoong Tony Velasquez, ang ama ng Pilipino comics. 1920s, inilathala sa Liwayway Magazine ang kauna-unahang comics sa bansa. Ito ang mga kabalbalan ni Ken Coy. Si Ken Coy ay isang kakatuwang Pinoy karakter na gumagaya sa pananamit, pagsasalita at kultura ng mga Amerikano. Likha ito ni na Romualdo Ramos at Tony Velasquez. Si Tony Velasquez ang kinikilalang ama ng Filipino comics. Kabilang sa iba pang mga ginawa niya, ang Chikiting Gubat at Ponyang Halobaybay. Marami rin silang natutunan doon sa comic kasi yung iba naman educational dito dahil yung ibang mga nagsusulat ng comics ay nagre-research din. Sa pagpasok ng dekada 90, unti-unting humina ang sirkulasyon ng comics. Dumalang din kasi yung comics dahil nagmahal yung printing eh. No? Dahil nagmahal yung materyales, nagmahal din yung papel, kaya binawasan nila. And then dahil sa pag-boom din ng mga pelikula, ng mga teleserye, so ng electronic media in general, so tumumal, no? Umunti. No, ang produksyon ng comics hanggang sa ito'y unti-unting mawala. Dating illustrator sa comics si Steve. 1963 siyang nagsimula sa trabahong ito. Kumuha siya ng kursong architecture sa Mapua Institute of Technology. Siya ang may likha kay Panday. Nagbibigay lang ng konting description yung writer. Kunyari si Panday, na matipuno siyang karakter. Pero ako na yung concept eh, yung damit niya, yung suot niyang boots, yung costume, ako na gumagawa nun parang. 1975 ay nagtrabaho sa ibang bansa si Steve. Naging illustrator siya sa Marvel Comics sa Amerika. Kasi nga, may mga dumating na taga DC dati. Nagre-recruit sila ng mga Pilipino artists. And then, meron din sa Marvel. Kaya tumigil muna kami pasamantala rito sa local comics. Nag-concentrate kami sa US. Pero mga 2 years lang naman yun. Siya ang co-creator ng superhero na si Star-Lord. Itong Star-Lord ay kreate ko noong 1976. And after 38 years, naisama siya sa Guardian of the Galaxies.
siya yung lead character sa Guardian of the Galaxy. When I left Earth, I had no idea what the universe had in store for me. Nitong Hulyo, ipinalabas ang pelikulang The Guardians of the Galaxy. Pero bago nito, isang autograph session ang idinaos para kay Steve bilang pagkilala sa kanya. Hindi ko kalay, maraming pumunta. Marami palang fans tong si Star-Lord. Oh, nakakatawa naman. Tapos every time na magpapasign yung isang fans, inukunan pa kami ng litrato. Matapos ang halos apat na dekada, huminto si Steve sa pagguhit noong 1999. Nagtayo siya ng sariling negosyo noong 2008. Ang tagumpay ni Steve ay utang niya sa mga tumangkilik sa kanyang mga obra. Para ko rin gumawa-gawa na para sa fans. Nakaka-uplift ng spirit mo yun. Tsaka yung mga fans, nakakatuwa rin. Parang suportado ka.